Ang rank 71 ng ESPN NBA mock draft ay nahihirapan dito kay Kai Soto kapag silang dalawa ang nagkaharap sa loob ng basketball court. Tiningnan natin ang mabuti ang stats ng dalawang players na ito kapag nagkaharap sila o nagkakatapatan ang dalawang players na ito sa loob ng basketball court at lumabas na mas lamang ng konti si Kai sa opensa na kung saan noong nagharap ang dalawang players na ito sa kauna-unahang match-up nila. Noong January 22 ay halos walang nagawa si Hook Forty dahil na rin sa nagkaroon si Kai Soto ng 12 points, 4 rebounds at 1 assist, habang si Hook Forty naman ay 3 points lamang ang kanyang nagawa at 8 rebounds sa game na ito. At sa game na ito ay nakuha pa ng Adelaide ang panalo. Sa mga sumunod pang match-up ni Nakai at Hook Forty ay hirap talaga si Hook Forty dito kay Kai at hindi niya magawang makalayo sa stats dito kay Kai Soto kapag naghaharap sila. Isa lamang ito sa nagpapakita na dapat talaga ay kasali si Kai sa mock draft ng ESPN ngayong 2022 dahil kapag nagkakatapatan sila ni Hook Forty ay nasasabayan talaga siya ni Kai. Noong 2021 ay nagawa naman ni Kai na makapasok sa top 100 at ito ay noong nasa NBA G League Ignite team pa lamang siya. Umabot si Kai sa rank 97 at kung nakapaglaro pa sana ito sa NBA G League noong 2021 ay pwede nga na nakapasok pa si Kai sa top 60 ng kanilang NBA mock draft. Pero mukhang alam na ni Kai at ng kanyang agent na hindi pwede si Kai sa NBA draft 2021 kaya pinili nito na umuwi sa Pilipinas para makapaglaro sana sa FIBA. Pero nakansila ang mga laro dahil na rin sa pandemya. Pagkatapos nito ay bumalik si Kai sa US pero hindi na siya naglaro sa remaining games ng Ignite team noong nakaraang taon at mukhang may katuturan nga ang mga hakbang na ginawa ni Kai noong 2021 dahil na rin sa maaalis rin ang pangalan ni Kai sa listahan ng magpapadraft noong 2021 dahil hindi pwede si Kai sa taong iyon. Tinignan natin ang NBA calendar para sa 2022 at galing mismo ito sa NBA website. At sa April 24 ay ang eligibility deadline na kung saan dito ay titignan ng NBA kung walang paglabag sa rules ng NBA ang lahat ng nagdeklara para sa NBA draft 2022. At yung hindi pwede at may nilabag sa rules ng NBA ay aalisin sa listahan ng magpapadraft ngayong 2022. Malapit na talaga nating malaman kung magpapadraft nga ba si Kai Soto dahil sa April 24 ang deadline. Sa petsa rin na ito, April 24 ang huling laro ni Kai at ng Adelaide 36ers sa NBL 22 regular season. Pwede rin na mag-withdraw ang mga nagdeklara sa NBA draft bago matapos ang June 1. Nakadepende sa performance ni Kai sa natitirang laro niya dito sa NBL. Kung matutuloy ito sa NBA draft 2022 o hindi, kapag nagkaroon si Kai ng sunod-sunod na magandang laro ay natural lang na matuloy ito sa NBA draft 2022 dahil makakatulong ang magandang laro niya para mapataas pa ang kanyang draft stock. Medyo hati pa rin ang opinyon pagdating dito sa NBL dahil may mga dating NBA players na commentator na ngayon dito sa NBL ang nagsasabi na pwede na si Kai sa NBA. Basta bigyan lang nila ito ng pagkakataon na magpalakas doon. At meron rin naman yung nagsasabi na dapat ay maglaro pa si Kai sa NBL ng isa pang season para lumakas ito ng gusto at mas maging handa sa level ng kompetisyon ng NBA. Pero ang talagang malaki ang impluensya sa gagawing hakbang ni Kai sa kanyang karera sa basketball ay ang humahawak sa kanya at ang kanyang agent, dahil kapag may nakausap ang kanyang agent na NBA team na interesado dito kay Kai ay walang duda na matutuloy ito sa NBA draft 2022. Ang NBA draft ay gaganapin sa June 23 at talagang malapit na ang petsyang ito.